Sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, nagpahayag ang Philippine Coast Guard ng hinaing nito na hindi epektibo ang mga fina-file na diplomatic protest ng Pilipinas laban sa Chinese government dahil sa mas nagiging agresibo pa ang pwersa ng China sa rehiyon. Mas lalo ding dumadami pa ang presensya ng Chinese militia vessels, pati na rin ng China Coast Guard sa Spratly Islands, kaya mas nagiging delikado ang lugar para sa mga Pinoy na mandaragat. Kaya sa bagong estratehiya ng PCG sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa publiko nila ang lahat ng masamang gawain ng China sa ating teritoryo upang makakuha ng mas malakas na suporta mula sa mga Pinoy, lalong-lalo na rin sa ating mga mambabatas, pati na rin mula sa international community. Ngunit alam naman nating lahat na hindi ito sapat at kinakailangan ng Pilipinas ng mas malakas na aksyon laban sa China at ito'y pinag-uusapan na sa ngayon ng Philippine Coast Guard. Ayon sa balita, nagpahayag ang Coast Guard na kinakailangan nito ng nasa 20 offshore patrol vessels na kasing laki ng kanilang BRP Teresa Magbanwa o hindi kaya mas malaki pa upang ipakita nito ang presensya sa West Philippine Sea. Ang kalimitang binubuli ng China Coast Guard ay ang mga maliliit nating mga patrol vessels at mga maliliit na bangkang pangisda ng mga Pinoy at wala pang insidente ng pambubuli sa ating malalaking offshore patrol vessels. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, gagawin nilang prioridad ang pagbili sa 20 patrol vessels upang mabantayan ang buong exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi basta-bastang napapasok ng mga barko ng ibang bansa. Alam naman natin kung gaano kahitik ang West Philippine Sea, hindi lang sa yamang dagat, kundi pati na rin sa sinasabing oil deposit sa ilalim, kaya maraming bansa ang interesado sa katubigan ng Pilipinas. Matatandaang mismong ang France ay nag-offer ng 2 makabagong submarines para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng 60 billion pesos kapalit ang eksplorasyon sa ating katubigan sa West Philippine Sea. Kaya dapat nang madaliin ang pagbili sa 20 patrol vessels dahil hindi lang ang kaligtasan ng mga Pinoy ang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang ating mga yamang dagat at natural gas na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinasabi na rin ng Philippine Coast Guard na tinatarget nitong magkaroon ng nasa 30,000 personel bago matapos ang taon bilang paghahanda sa pinaplanong pagbili ng mga patrol vessels. Wala pang sinabi kung saang bansa pinaplano ng Coast Guard na bumili ng mga offshore patrol vessels, ngunit inaasahang magmumula ulit ito sa France at sa bansang Japan na nagpahayag na handa itong magpautang sa Pilipinas dahil bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga barko. Umaasa din tayong may maitutulong din ang Amerika sa pagdagdag ng ating mga patrol vessels dahil kasalukuyan na rin itong nakikipagnegosasyon sa ating Coast Guard. Mismong ang Estados Unidos rin at ang bansang Japan ang magsasanay sa ating Coast Guard personnel bilang preparasyon na rin sa kanilang deployment sa mga bibilhing bagong barko na inaasahang darating sa mga susunod na taon. At bilang parte ng mas lalong pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea, nagpahayag din ang Philippine National Police na pinaplano din itong magsagawa ng joint maritime patrols kasama ang pwersa ng Philippine Navy at Coast Guard. Sa ngayon, umaasa tayong agarang mabibigyan ng pondo ang Philippine Coast Guard dahil ang bawat offshore patrol vessel ay nagkakahalaga ng 3 bilyong piso at napakalaking pondo ang kailangan sa pinaplanong 20 patrol vessels.